malaki ang lugar na pagaganapan ng kanilang engagement party. Ito ang unang pagkakataon na katapak siya sa isang 5-star hotel. Napatingin si Jasmine sa kanyang mga paa. Natitiyak niya ang pagkatapos ng araw na ito, namamagana mga iyon sa taas ng kanyang takong. Hindi siya sanay na mag-heels dahil matangkad na siya at ayaw na niyang tumangkad pa. Pero nagpilit ang kanyang future mother-in-law na magsuot siya ng sapatos na may 3.5 inches na takong. Kaya naman napakabagal niyang maglakad dahil nakatatakot siyang matapilok. Habang naglalakad, pakiramdam niya ay nakatuon sa kanya ang paningin ng lahat. May paghanga siyang nababanag doon sa mga nakakatagpunan ng tingin, pero hindi yun mahalaga para kay Jasmine. Isang para sa mga mata lamang ang gusto niyang tumingin sa kanya nang may matinding paghanga ngayong gabi. Iginala niya ang tingin upang hanapin ang pamilyar na bulto ni Allison. Hindi na siya makapaghintay na muli ito masilayan. Hindi niya ito mahanap sa dami ng taong naroon. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina at narinig ang sinabi nitong nakita na nito ang lalaki. Sa biksi ang lumingon at inaasahang nakatingin si Allison sa kanya. Hindi yun ang kaganapang sumalubong kay Jasmine. Nakatayo si Allison kasama ng ama nito. Madrasta, ilang lalaking hindi niya kilala at isang napakagandang babae. Natigilan si Jasmine sa kinatatayuan na makita ang babaeng halos hanggang balikat lamang ni Allison. Mukha itong foreigner dahil sa maliit at wavy nitong buhok na may pagka-blonde ang kulay. Sopistikada itong tingnan at napaka-graceful ang bawat galaw nito. Sigurado siyang ito si Agatha. Nang tanongin niya noon si Paul kung ano itsura ng babae, sinabi lamang ng lalaki madali niya itong makikilala dahil angat ang karisma nito kapag nasa gitna ng maraming tao. Para siyang sinaksak sa dibdib na makita ang sumandal ito sa dibdib ni Allison, kasabay ng tila pagtatawanan ng mga tao sa paligid nito. Matinding selos ang kanya na darama, hindi siya makakapag na may ibang babae na basta hahawak ng galon sa kanyang papangasawa. Itinaas niya ang kanyang tingin at parang naglakad patungo sa mga ito. Bumaling si Allison hanggang 10 nang ma-realize na hindi siya tatantana ni Agatha. Kanina pa siya nagpipigil. Kinontrol ni Allison ang sarili. Gusto man niyang itulak ang babae, hindi niya ginawa dahil kaharap nilang kanyang ama at ang ama nitong si Don Segundo. Tuwang-tuwa nag-uusap ang magkaibigan habang panakanakan tumitingin sa kanila. Natigil ang mahihin ang pag-uusap ng mga ito at napatingin sa kanyang likuran. Sa reaksyon nakita niya sa mukha ng mga ito, alam na niya kung sinong lumapit. Napangiti si Allison ang mapalis ng kumpiyansa sa mukha ni Agatha. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkabigla. Ah, here she is, kumpadre. Masiglang pahayag ng kanyang ama sabay lahat ng kamay nito na tinanggap naman ni Jasmine. Matagal nang alam ni Allison na maganda si Jasmine, pero tuwing makikita niya ito ay parati na lamang siya nasusurpresa. Parang lalo itong gumanda habang mas nakikilala niya ito. It was like she could only be much, much more and never less. Nakasuot to ng kulay cream na gown na halos sumayad sa sahig. Nang ipakilala ng kanyang ama si Jasmine kay Don Segundo, mas napagmasda niya ng papangasawa. Mataas ang neckline ng suot nitong dress at mukhang pwedeng i-adjust ang straps na nag-eke sa likod nito. Kitang-kita niya ang mapuputi at makikinis ng mga balikat ng dalaga. At ikiniyom ni Allison ng mga palad sa pagpipigil na haplosin niyon sa harap ng mga kasama nila. Her long black hair cascaded down her back in lustrous curls. This is my future daughter-in-law. Proud na pakilala ni Alexander Samonte sa kaibigan at makakumpadre nito na nakapaikot sa kanila. Tinanggap din ni Jasmine ang pakikipagkamay na iba pa. Nang dumako ang mga mata ng dalaga sa gawin nila ni Agatha, ngumiti ito na napakatamis na sigurado ni Allison ang kinamampulan ng mukha niya. Yun kasi ang unang pagkakataon na nanginitian siya ng ganoon ni Jasmine. Naramdaman niyang pag-aalangan ni Agatha at ang dahan-dahan itong pagbitaw sa kanya. Halos sabihin ito ni Jasmine na pumalit sa pwesto ng babae at walang nagawa si Agatha kundi humiwalay sa kanya at tumayo sa isang tabi. Niyakap ni Jasmine ang kaliwang braso ni Allison at bahagyang humilig sa kanyang balikat. Napakaganda mo naman, iha. Hindi nakapagtataka na bihag mo ang puso nitong inaanak ko. Ani Don Segundo, lumukso yata ang puso ni Allison na marinig ang masayang pagtawa ng dalaga. Naku, ang totoo ho niyan, ako ho ang nainlove sa kanya. Sabi pa nito at saka tumingin sa kanya. Pakis nga, han? At hinalikan siya ni Jasmine sa kanyang mga labi. Halos sumabog ang kanyang libdib sa ilang araw na pananabik dito. Hindi siya pumayag na tapusin ito agad ang halik. Nilaliman pa niya iyon. His tongue was ready to play with hers when he heard his father's throaty laugh. Mamaya niya na ituloy yan. Sabi nito habang tumatawa rin ang kumpadre at nangangansaw ang iba pang naroon.
Napaismid si Agatha. Ito ho kasing si Papa, ani Jasmine. Dinilay ang kasal namin ng isa pang buwan. Tila nagmamaktol pa nitong pahayag. Bagaman nasa tonong paghihinang paumanhin sa ginawi. Tumawa ang Papa niya. Ikaw naman, Iha. Siyempre bagong kasal, engagement party muna. Masyado kayo nagmamadali. Nagmamadali ho kami para magkaapo na ho kayo. Ayaw niyo po ba noon? Sa narinig, rumihistro sa mukha ng kanyang ama ang hindi maitagong kasiyahan. Naging tampuran ito ng tukso sa grupo. Hindi alam ni Allison kung anong sasabihin. Tumingin siya kay Jasmine na aktong inaayos ang kanyang kwelyo. Nakangiti ito at mukhang masayang-masaya. Sinong babaeng ito? Ito ba ang Jasmine na nakilala niya? Bakit hindi ito malamig, masungit at mailap sa kanya? Nagpaumanin siya sa lahat at marahang hinilang dalaga palayo sa kumpol ng mga bisita. Hinarap niya ito pagkatapos masigurong malayo na sila sa mga tao. What's this? You're not acting like yourself. Hindi sumagot si Jasmine, ni hindi ito tumingin sa kanya. Sagutin mo ko, meron ba akong dapat malaman? May hinalan na siya na kung anong ginagawa nito at gusto niyang makumpirma iyon. Narinig niya ang buntong hininga nito. Sinabi sa akin ni Paul ang tungkol sa inyo ni Agatha at ang lahat na nangyari sa pagitan ninyo. Nasa po ni Allison ang noo, just as he thought. So ano, inililigtas mo ko sa kanya? She doesn't scare me. I will not be threatened by her. Hindi niya gusto malaman na ginawa lamang yun ni Jasmine dahil gusto siya nitong tulungan kay Agatha at hindi dahil gusto siya nito. Pero mukhang ayaw mong hinahawakan kanya, so namagitan ka? Oo. At mukhang pinagsaselos mo din siya. Oo. So lahat ng sinabi mo kay Papa kanina sa harap ng Marisita ay kasinungalingan? Hindi sumagot si Jasmine. Don't say things you don't mean, Jasmine. I might hold up to your word. Ilang segundo pang nakalipas bago ito nagsalita. Gusto ko lang makatulong. Anas nito, hindi pa rin makatingin ng tuwid sa kanya. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Gusto mong makatulong? Tila naghahamon niyang tanong. Then kiss me. Napatingin to sa kanya. Ha? Kiss me. Ano? You said you want to help me, right? I feel bad right now, so kiss me. Kiss me like you mean it. It was a challenge. Naramdaman niyang unti-unting dumantay ang mga braso ng babae sa kanyang leeg at bahagya siyang hinila upang ibigay ang kanyang kahilingan. Sinalubong ni Allison ang mga labi nito. Paglapat pa lamang ng mga labi nila, naman na agad niyang init at dumaloy sa buo niyang katawan. Sa umpisa, banayad at mabagal lamang ang galaw ng kanilang mga labi. Pero hindi nagtagal, unti-unting naging mapusok ang mga iyon, na parang nakalimutan na nila ang mga tao sa paligid at wala silang pakialam kung may nakakakita man sa kanila o wala. So you're here. I have been looking for you. Napalingon sa kinatatayuan si Allison nang marinig ang boses ng kapatid. Hindi niya ito gustong makita at makausap ngayon, pero mukhang mahirap nang umiwas dito lalo pat kanina pa yata siya nitong hinahanap. Lumapit ito sa pwesto niya sa outdoor garden ng hotel. Bakit mo sinabi sa kanya ang nangyari? Tanong agad niya kay Paul. Well, sabihin na natin naiinip ako sa inyong dalawa. Ngayon ka lang yata nagmabagal sa babae, Allison. Nakangiti nitong sagot. Hindi mo ba ako saseryosohin? May isang mahalagang bagay muna ako ipagtatapat sa'yo. Hindi siya umimik at kinuha nitong hudyat iyon para magpatuloy. It's time you stop hating our father, Allison. Nagpantig ang kanyang mga tenga. And why should I? Hindi ako katulad mo, kuya. Hindi ko kayang kalimutan ang nangyari kay mommy. I haven't forgotten either. The fact that you don't hate him anymore says a lot. Baliwala sa iyong katotohanan dahil sa kanya nagpakamatay ang totoo nating ina. Are you sure? O yun lang ang gusto mong paniwalaan? Natigilan si Allison. May kung ano, sa tono ng pananalita ni Paul, na parang nagsasabing maling-mali siya sa pagdikis at pagtangging igala ng kanilang ama. Hindi yun ang gusto kong paniwalaan. Isn't that what happened? Nagdaksil si Papa at dahil doon na-depress si Mommy at nagpakamatay siya. Yun ang nangyari, hindi ba? Hindi niya gusto ang pinatutunguhan ng pag-uusap nila. I know the truth, Allison. Kung alam ko lang na aabot sa ganito ang galit mo sa kanya, matagal ko nang sinabi ang lahat sa iyo. Nalaman ko 3 years ago mula kay Lolo, bago siya namatay. Kinumpirma din yun ng mga kapatid ni Mommy. Nung una, hindi ko rin yun matanggap. Pero yun ang katotohanan, that's why I stopped rebelling and chose to accept what really happened. Hindi tamang magalit kay Papa dahil wala siyang kasalanan at walang dahilan para kamuhian ko siya. Naitulak na si Paul sa narinig. What do you mean walang kasalanan ng Papa? And why are you telling me just this now? Plano ko na ipagtapat ito sa iyo pagbalik na pagbalik ko.
But you were busy with Jasmine, and you seemed so happy about everything. Kaya hindi ako makahanap ng tiyempo. Ayokong palungkotin ka sa napakasayang sandali dapat ng buhay mo. Pero hindi ka rin magiging lubusang masaya kung baluktot pa rin ang paniniwala mo, kaya tingin ko, magandang malaman mo ng katotohanan bago ka ikasal. Ako ang nakiusap kay Papa na i-delay muna ang kasalan niyo ni Jasmine. Kung siyang nasunod, baka pumayag siyang sa Mindoro kung magpakasal. Naguluhan siya sa narinig. Ikaw ang nagpadelay sa kasal ko? Sinabi mo ba sa Papa ang tungkol sa amin ni Jasmine? Umiling agad ito. Ang sabi ko lang sa kanya, mas magiging maayos ang pagsasama ninyo natin. Lahat, kung malalaman mo muna ang totoo bago kayo ikasal. Gusto ko lang na huwag nang magalit si Papa, Allison. He has been too hurt, you know? At nasasaktan ka rin, at para saan? He deserved to be reminded of Mom's death for the rest of his life. He and his damn lover. Allison, nagpakamatay si Mommy hindi dahil nagtaksil ang Papa. Huminga muna ng malalim si Paul bago nagpatuloy. Nagpakamatay si Mommy dahil pinapatay ni Lolo ang lalaking mahal niya. Nabigla si Allison sa narinig. Hindi niya agad naintindihan ang sinasabi ng kapatid. Anong ibig mong sabihin? Lalaking mahal? Sinong lalaki? Ipinagkasundo lang ni Lolo si Mommy kay Papa, di ba? Pumayag sila sa kabila ng katotohanan ng meron silang kanika nilang minamahal. Hindi kayang sumayon ni Mommy ang Lolo natin. At malaki naman ang pagkakautang ng pamilya ni Papa sa kanila, kaya pumayag siya. Hindi nila mahal ang isa't isa, kaya napagkasundo na nilang pagpatuloy ang relasyon sa kanika nilang nobyo at nobya. Maingat ang Papa, kaya hindi yun nalaman ng Lolo. Sa una pa lang, alam na agad ng Lolo na iba ang lalaking gusto ni Mommy. At ayaw niya ang sa taong iyon, kaya ganun na lamang pagbabantay niya. Hanggang sa nahuli niya ang Mommy. Nagbanta si Lolo noon at pansamantalang naghiwalay si Mommy at ang nobyo niya. Mga bata na tayo nung muling magkatagpo sila at nagkaroon ulit sila ng relasyon. Nang malaman niya ng Lolo, pinapatay niya ang taong iyon. Ang taong totoong mahal ni Mommy. Umiling si Allison. Ayaw tanggapin ang loob niya ang malaking salitang naririnig. Hindi yun maaari. Hindi siya iiwan ng ina dahil lamang sa isang lalaki. Alam kong masakit, Allison. Nasaktan din ang Papa at sa mahabang panahon, sinisili niya ang kanyang sarili. At si Lolo, hindi niya nakayanan ang pagpapakamatay ni Mommy. Lahat tayo nasaktan, pero yun ang katotohanan, Allison. Hindi sinabi ni Papa sa iyo ang totoo dahil ayaw niyang isipin mo na mas pinili ni Mommy sundan ang namatay niyang nobyo. He doesn't want you to feel betrayed. Samot-saring emosyon ang lumukob sa kanyang pagkatao na mga sandaling iyon. May hinanakit sa loob niya, pero parang isa napakabigat na dahilan na aalis sa kanyang dibdib. Ayaw lang ba niyang tanggapin noon na may ibang nobyo ang kanilang ina? Looking back, he remembered her being excited, sneaking out on some days. May araw na hindi siya kasama, at may naalala rin siyang isang lalaki na pinakilala nitong kaibigan. Maybe deep inside, Allison already knew, at ngayon ang panahon para tanggapin iyon. Napabuntong hininga siya. Tama siguro si Paul. Baka mas mabuti ngayon niya nalaman. Naramdaman niyang hindi ito nagsisinungaling. Lahat ng sinabi nito ay tumutugma sa mga alaalang meron siya tungkol sa kanilang ina. I hope after this, you can find it in your heart to forgive Papa. Saad nito. I am not a complete bastard, you know? Tanggap ko nagkamali ako. All I'm saying is, this is not going to be easy. Natawa si Paul. Nothing is ever easy. At least lahat ng bagay na mahalaga kailangan natin paghirapan. At nakikita ko nahihirapan ka na gusto kay Jasmine. Natauhan siya na marinig ang pangalan ng dalaga. Bakit sinabi mo pa sa kanya tungkol kay Agatha? Hindi na niya kailangan malaman pa tungkol dun. Dahil doon she kept doing things that she did not mean. Doing things that she did not mean? Naningkit sa kanya si Paul. Is that good or bad? Nagkibit balikat siya at alang ang kinuwento rito ang mga nangyari sa harap ng mga bisita kanina. Tawa ng tawa si Paul pagkatapos silingnan niya ito ng masama. Huwag kang tumawa. I avoided her this past few days because I could not control myself around her. Hindi lang ako makatulog ng maayos. Akala ko magiging maikli lang ang pagdurusa ko, but then you went ahead and charged the wedding date. Reklamo ni Allison. Natawa lalo ang kapatid niya. Ah, I get it. Of course, iiwasan mo siya. Sadami ba naman ang kissing sinyo sa bahay? Tuod lang ang hindi tatablan. Panunokso pa nito. Umiiling-iling. Hindi mo pala siya pinasok sa kwarto niya? Standing in front of her door for hours must have been a pain. Namula siya sa narinig. What the? How the hell did you know about that? Tumikim ito. I think si Jasmine lang ang hindi nakakalam sa ginagawa mong yun halos gabi-gabi. What? Anyway, I don't think that you have anything to worry about. Nagpasalamat na lamang si Allison na hindi 120 na ito
narokso pa tungkol sa ginagawa niya na pagkakampo sa harap ng salidang nobya. What do you mean? Jasmine loves you. I wish. I'm serious. She does love you. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Paul. He was trying to figure out kung nagbibiro pa rin ba ito. At papaano mo naman nalaman? May panunuya sa tono ni Allison. Deep inside, he was wishing so bad it would be true. Dahil hindi niya yata niya kayang itanggi pa ang nararamdaman niya. He was in love with Jasmine. Napaamin ko siya. It was not hard to make her admit it. After all, I know how it feels to be mad in love with someone. And she is mad in love with you. Napaawang ang mga labi ni Allison. Tama ba ang naririnig niya? But she acted as if she didn't care. I mean, I've kissed her many times at totoong nagulat siya nung una. Pero parang baliwala na sa kanya ngayon. Well, she is good at hiding her feelings. You should have seen her nung nagsimula ka ng umiwas. Hindi mo alam kung gaano siya kabalisa. Ibig bang sabihin niyon wala nang dahilan para pigilan niya pa ang sarili? Nag-aalala siyang i-rejection ni Jasmine na baka ikagalit lamang nito ang pagtatapat niya. After all, wala iyon sa kasunduan nila. Tumalikod sa kanya si Paul. I am going to retire for the night, Allison. What about you? Ngumiti siya rito. I think it's time I tell her the truth too. Ready na akong umamin. Hindi na siya pinansin pa ni Allison sa buong magdamag. At ngayon ay wala siyang ideya kung saan nagsuot ang lalaking yun. Gusto mang umuwi ni Jasmine na hindi niya magawa. Ayaw niyang mahalata ng mga bisita at ng mga magulang nila na may problema. Higit sa lahat, ayaw niyang mahuli siya ni Agatha na nag-aalala. Dahil nangangalay sa taas ng takong niya, naupo muna ng dalaga sa isang sulok, tago at malayo sa mga bisita. Pinapansin lamang siya ni Allison kapag may mga bisitang darating o magpapaalam. Kinakausap lamang siya nito kunwari nung i-announce ang kanilang engagement. Mukha nagalit ito sa ginawa niya, pero naiintindihan ni Jasmine ang binata. Sa tingin niya, ayaw ni Allison malaman niya ang tungkol dito at kay Agatha. Malamang naiinis ito sa kapatid na si Paul. Buong gabing hindi nito pinansin ang kapatid. Sinabi niya kay Paul ang nangyari pero natawa lamang ito. Gusto niyang sabihin ang totoo niyang nararamdaman para kay Allison. Gustong aminin ni Jasmine na nahulog ng loob niya sa mapapangasawa. Gusto niyang malaman ni Allison lahat ng sinabi niya sa harap ng mga bisita at sa amang ito ay pawang katotohanan at galing sa kaibuturan ng puso niya. Pero wala siyang nakas na loob na ipagtapat dito ang totoo dahil alam niyang wala itong nararamdaman sa kanya bukod sa pagnanasa. Natigilan siya sa pag-iisip na makita kung sino lumapit sa pwesto niya. You look a bit lonely here all by yourself. Iniwan ka ba ni Allison? Mukhang natutuwa nitong tanong. Yeah, medyo napagod ako so I asked him to leave me alone for a bit. You are a lucky woman. I wonder what made Allison agree to this charade. Agad binawi ni Agatha ang kamay nito at takot na naglakad takpong lumayo. Napanunok si Jasmine at hinarap si Allison. Anong kaila? Hinila na siya ng binata at nilalas siya sa isang silid sa hotel na iyon. He said you love me. Kumunot ang noo niya sa narinig. Bumukha ang kanyang bibig pero walang salitang lumabas doon. Mahal mo ko. Tumitig ito sa kanyang mga mata. I... Damn, Jasmine. Do you love me or not? I do. Then say it, or I will do everything in my power to make you. Mahina pero maraming sabi nito. Hinawakan nito ang magkabila niyang balikat. Daman niya ang maring pagpisil nito sa mga iyon na parang yun lamang maaari nitong pagbunhatan ng matinding emosyon na nadarama nito ngayon. I love you, Allison. Mahina at garalgal niyang sagot. Dinig na dinig niya ang paghinga nito. Sila lamang ang nasa silid at ang mahinang huni lamang ng aircon ng ingay. Say it again. Mahina nitong utos. I love you. Tell me you love me while looking into my eyes. Parang gusto na nga niyang mainis. Pwede ba? I love you, Jasmine. Napipilan ang dalaga sa narinig. Kitang-kita niya sa mga mata ni Allison ang sinseridad. Ang pagsuko nito sa nararamdaman. Tinitigan niya ito. I love you, Allison. Isang mahigpit na yakap ang ginawad sa kanya ng lalaki na maya-maya pa ay sinuklaan na rin ni Jasmine. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Kung alam ko lang ito ang dapat gawin para matapos ang paghihirap ko. Narinig niya ang saad ni Allison. Noon pa sana ako umamin. Hindi naman ako umamin dahil gusto ko. Kunway maktol niya. Pero nauna ka pa rin. Ang daaya mo, pinilit mo ako eh. Binigyan niya ito ng dismayadong tingin. You are such a gentleman. Napahalakak ito. Hindi na mahalaga kung sino nauna. At niyakap siya nito ulit. Basta mahal na mahal kita. And we're happy now. That's all that matters.
I find it hard to believe you dahil mukhang napakadali sa iyong iwasan ako this past few days. Nakaupo na sila noon sa sofa at nakahilig siya sa balikat ito. I thought you'd lost interest in me. Lost interest in you? You underestimated yourself, Jasmine. I would say kabaligtad na nangyayari. Hindi ko mapigilan ang sarili ko kapag nasa paligid ka. Ang gusto ko na lamang gawin ay halikan ka. That is why nagmamadali ako magpakasal tayo. You don't need to know about me standing in front of your room every night for hours, imagining you in that bed. No, he would not tell her about that. Not yet. Tumikim si Jasmine. So si Paul lang sila rin, ha? Lagot sa akin ang kuya mo pag nakita ko siya. Don't be so hard on him, honey. Isipin mo na lang na boto siya sa'yo. Masuyong hinawakan ni Allison ang baba niya at iniangat iyon. May isa pa akong kailangan aminin sa'yo. Tungkol saan? Bahagya siyang kinabahan sa lungkot na nasa mga mata ng binata. It's about your property. Tungkol sa lupa ninyo. Pagkatapos kong sabihin sa'yo, saka ka mag-decide kung paik ka pa rin na pakasal ka sa'kin. Kasalukuyang nagbibigay ng speech sa reception ng best man na si Paul nang maramdaman ni Jasmine ang pagbulong ni Allison sa kanyang tenga. Nasa kapatid ito ang atensyon ng karamihan kaya naman tila walang nakakapansin sa ginagawa ng asawa niya. There is something I need to ask you, he said. Hindi talaga makakapaghintayan? Pabulong din niyang tanong. Hindi man siya nakatingin ay alam niyang abo-tenga ang ngiti nito. I will make it quick. Baka kasi makalimutan ko na namang itanong. Naalala ko lang bigla and now I am dying to know the answer. Ano ba yun? Why did both of your exes break up with you? Natawa si Jasmine sa narinig. Hindi yan napigilan ang iting sumilay sa kanya mga labi. Napailingsi at binulong dito ang sagot. Mapusok siyang hinalikan ni Allison sa nalaman. Natigil lamang ang bagong kasal na magpalakpakan ng mga bisita. Pero mukhang sila ang pinapanood ng mga ito. At nang kanina patapos, magtoast na best man. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig nila Jasmine at Allison. Hanggang sa muli, salamat po!